Ikawalo ng Abril, Lunes, sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ako ang liwanag ng mundo. Magkakaroon ng liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hinding-hindi lalakad sa karimlan." Sinabi kong gayon sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi mapangahawakan ang patotoo mo." Sumagot si Jesus sa kanila, "Kung ako man ay nagpapatotoo sa aking sarili, mapangahawakan naman ang patotoo ko, sapagkat alam ko kung saan ako galing at kung pasaan ako. Pero hindi niyo alam kung saan ako galing o kung pasaan ako. Naghuhukom kayo ayon sa kanya ng laman. Hindi ko hinuhukuman ang sinuman. Kung sakali mat ako'y maghuhukom, mapanghahawakan ang paghuhukom ko sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako pati na ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa batas niyo na tama ang patotoo ng dalawang tao. Ako ang nagpapatotoo sa aking sarili at nagpapatotoo tungkol sa akin ang amang nagsugo sa akin." Kaya sinabi nila sa kanya, "Nasaan ba ang ama mo?" Sumagot si Jesus, "Ni ako o ang aking ama ay hindi niyo kilala. Kung kilala niyo ako, kilala niyo rin sana ang aking ama." Binigkas ni Jesus ang mga pananalitang ito sa may kabangyaman ng nangaral siya sa templo at walang dumakip sa kanya sapagkat hindi pa sumapit ang oras niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ako ang liwanag ng mundo. Sino sa atin ang nais na mamuhay sa kadiliman? Sira ang araw natin kapag walang kuryente at nararanasan natin na marami tayong hindi magagawa kapag brown out. Kailangan natin lagi ng liwanag, ng ilaw. Sinasabi ng isang kumpanya ng kuryente na sa kanilang serbisyo, may liwanag ang buhay. Subalit alam nating hindi totoo ang pag-aangking iyon. Kalimitan, pasakit ang dulot ng mahal na singil nila sa kuryente. Si Jesus ang totoong nagbibigay ng liwanag ng buhay kung pagsusumikapan lamang natin na laging nakasindi ang ating mga switch, ang ating mga puso, sa kanyang mga simulain at halimbawa sa pagkakaroon ng isang makahulugang buhay. Kaya nga, kung nakararanas tayo ng kadiliman sa ating buhay, hindi ang supply ng liwanag ang problema, kundi ang switch. Pagsasagawa, pagsumikapan nating laging nakasindi ang liwanag ni Jesus sa ating mga puso, sa ganyang paraan lamang natin matatagpuan ang tunay na liwanag ng buhay.